sa loob ng bahay ninyo, lalo na kapag mayroon kayong asawa, mashallah, sana all may asawa. Ah, alam nyo bang pinag-utos sa inyo ang pagpapaganda sa inyong mga asawa? Allahu Akbar. Ibada yan, mga sister. Kaya nga, ang ilang lalaki naghahanap ng pangalawa, yes, sa totoo lang, kabilang yan sa nabanggit ng mga dahilan. Sabi nga ng ilan, para masigurado mong hindi na mag-asawa ang iyong asawa, pagbutihin mo, una, ang iyong ugali sa iyong asawa. Yung mga hinahanap, ginugusto ng iyong asawa, taglayin mo. Kaya nga, mayroon akong kaibigan dati, sabi ko, qualified ka bro mag-asawa ng higit sa isa. Pero bakit ayaw mo mag-asawa? Dahil sabi niya, Sheikh, bakit pa ako mag-asawa? Yung asawa ko, 4-in-1. Allahu Akbar. Ha? 4-in-1. Mashallah. Ibig sabihin, tinutukoy niya doon, wala na akong hanapin pa sa aking asawa. Nasa kanya na lahat. Yung hinahanap ko. Mayroon talagang ganyan. Pero kung, subhanallah, makikita nyo, may mga nag-aasawa na ilan sa dahilan, hindi niya nahanap yung kapanatagan, yung inahanap niya sa kanyang asawa. Alayna illa al-balaghul mubin. Baka misinterpret nyo. Sa bahay ninyo, okay, sa loob ng bahay ninyo, lalo na kapag mayroon kayong asawa, mashallah, sana all may asawa. Ah, alam nyo bang pinag-utos sa inyo ang pagpapaganda sa inyong mga asawa? Allahu Akbar. Ibada yan, mga sister. Ah, sabihin ko na sa inyo, bigyan ko kayo ng tips. Ah, kaya nga, Allahu alam, yung nabanggit na, Allahu alam kung totoo, si Aisha radiallahu anha, siyang, alam natin, siyang pinakamainam na asawa ng Rasulullah. Tinanong siya, yung pinakamamahal, pinakamahal, si Aisha. Tinanong siya kung bakit, kabilang sa dahilan, ha? Sabi niya, inahanda ko ang aking sarili kapag araw sa akin ng Rasulullah. Ang bahay, dapat malinis, pagkain, kasi ito mga dapat, yung aking sarili. Mashallah. Kaya pala siya mahal na mahal ng Rasulullah. Eh, dapat pag ganun ka rin sa iyong asawa. Nagpapaganda ka, magpapabango ka, okay? Kasi yung paglalambing mo sa iyong asawa, ito ay ibada. Sunna at ibada, ginagantimpalaan ka. Ano kaya kung halimbawa, asawa mo, galing sa trabaho, pagod na pagod, darating sa bahay, madadatnang kang hindi may pinta ang iyong mukha. Tapos yung amoy sa katawan, ay nako, pamatay. Tapos bagong gising, Allahu Akbar, subhanallah, magulo ang bahay, makalat, tapos walang pagkain. Ah, siyempre, madidismay yung asawa mo. Tama? Kaya nga, ang ilang lalaki naghahanap ng pangalawa, yes, sa totoo lang, kabilang yan sa nabanggit ng mga dahilan. Sabi nga ng ilan, para masigurado mong hindi na mag-asawa ang iyong asawa, pagbutihin mo, una, ang iyong ugali sa iyong asawa. Yung mga hinahanap, ginugusto ng iyong asawa, taglayin mo. Kaya nga, mayroon akong kaibigan dati, bismillah, na qualified naman siyang kakilala, hindi ang sarili ko, tinutukoy ko. Kakilala, sabi ko, qualified ka bro mag-asawa ng higit sa isa. Pero bakit ayaw mo mag-asawa? Dahil sabi niya, Sheikh, bakit pa ako mag-asawa? Yung asawa ko, 4-in-1. Allahu Akbar. Ha? 4-in-1. Mashallah. Ibig sabihin, tinutukoy niya doon, wala na akong hanapin pa sa aking asawa. Nasa kanya na lahat. Yung hinahanap ko. Mayroon talagang ganyan. Pero kung, subhanallah, makikita nyo, may mga nag-aasawa na ilan sa dahilan, hindi niya nahanap yung kapanatagan,
yung inahanap niya sa kanyang asawa. Totoo lang. Wallahi love him. Marahil yung una niyang asawa, hindi maganda ang pag-ugali. O kaya dahil sa ibang kadahilanan, no, yung nabanggit natin, subhanallah. So paano, halimbawa, uuwi sa bahay, Allahu Akbar, yung nabanggit natin, hindi maipinta yung mukha, hindi ka nagpapaganda. Nagtataka din ako, no, sa ilang mga sisters, bakit, bago pa ang pag-aasawa, sobrang pagpapaganda. No? Sobrang pagpapaganda, mashallah, pag may makeup, nagpapaganda. Pero kapag nakapag-asawa na, hindi na nagpapaganda. ito yung kalagayan na dapat mong gawin yung pagpapaganda sa loob ng bahay, ang tinutukoy ko. Sa loob ng bahay. Hindi sa labas, ha? Sa loob ng bahay. Ha? Sa loob ng bahay. Hindi na siya nagpapaganda. Nangatwiran yung ilan, ay, Ustad, Guru Sheikh, wala nang oras. Ah, mashallah, wala nang oras, ha? Palusot pa. Pero may oras ang Marites. Pagmamarites, may oras ang pag-Facebook. May oras ang pagpapanood. Pero pag, ang pagpapaganda sa iyong asawa, walang oras. So, subhanallah. So, minsan, pag nilalayan ninyo, no? Ang pagpapaganda, sabi natin pag-attract, pag-aakit, o di kaya paglalambing sa iyong asawa, ito ay ibad, ito ay pagsamba.